Ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa'yo, kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa'yo, pag-ibig sa'kin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pahipagkaisa ng Espiritu Santo na huwag sumayin yung lahat. At sumayin nyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At sa atin pong paghahandog ng balalamisa sa araw na ito, ating handugan ng pagpupuri at pasalamat ang Diyos sa lahat ng mga biyayang ipinagkakalob sa atin, lalo tigit ang biyaya ng buhay, kalusugan at pananampalataya. Isama din natin sa ating panalangin ang intensyon ng bawat isa. Narito ngayon, ganoon din ng ating mga mahal sa buhay na hindi natin kapiling sa pagdiriwang na ito. At upang tayong lahat ay may karapat dapat sa misang ito, atin po munang aminin pag-isihan ng ating mga nagawang kasalanan. Buong kapakumbabaan po nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-nawa tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming bumubuo sa iyong angkan at gawin mong sa iyong paningin ay magningning ang kalooban naming laang sundin ang loob mo sa pamagitan ng paghubog sa pag-uugali namin, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niyebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik, aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik, ganyan din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kung nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag, ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping
umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa halat sa langkang kagipitan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang lahat po'y magsitayo. Ang tao'y nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal. Mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya na ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyong tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Alam po ninyo, mga minamahal na kapatid, sa mga pagbasa po natin noong mga nakaraang araw, pagkatapos po ang Ash Wednesday, ay binibigyan diin, no? Yung tatlong hinihinging dapat nating gawin ngayong panahon ng Kwaresma. Noong nakaraang linggo po ay halos ang ating pong pinagnilay-nilayan ay tungkol sa mga pag-aayuno, ang ating mga pagbasa. Kahapon po naman, ang ating pong ebanghelyo ay tungkol naman po sa pagkawang gawa sa ating kapwa. At ngayon naman po, sa araw na ito ay ang ating pagbasa, latigit sa ating ebanghelyo, ay tungkol po naman sa pananalangin. At malinaw po na ibinigay ni Jesus yung tamang dasal, walang iba kundi ang Ama namin. Mga minamahal na mga kapatid, kung ano po ang laman
ng ating puso, yan din po ang laman ng ating dasal. Kung ang ating puso ay ang hinihingi at dinadala ay tungkol sa kalusugan natin at sa mahal natin sa buhay, yan din ang laman ng ating dasal. Kung ang laman ng ating puso ay tungkol sa ating kabuhayan, sa ating financial na pangangailangan, yan din ang laman ng ating dasal. At kung mga kahilingan sa pag-aaral man yan, o sa paghanap ng hanap buhay, o yan man ay sa relationship natin sa pamilya, yan din ang laman ng ating dasal. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, napakaganda at very consoling yung sinabi ni Jesus sa ating pong ebanghelyo ngayon. Bago pa kayo lumapit at magdasal sa Ama, alam na ng Diyos ang inyong pangangailangan. Di ba napakaganda na bago tayo pa lumuhod, bago tayo magsimba, alam na ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Alam ng Diyos ang ating dasal. Kaya naman, napakaganda yung ginawa ni Jesus. Binigyan niya ng tamang pamamaraan ng pagdadasal ang bawat isa sa atin. Sabi nga nung kami po ay nag-aaral pa, yun daw pong Ama namin ay isang perfect na dasal sapagkat lahat ng ingredients ng isang dasal ay narito na. Yung tinatawag nating acts, Adoration, contrition, thanksgiving, supplication. Ito yung gabay sa ating pagdasal na dapat sa ating dasal ay lalakipan natin ng pagsamba sa Diyos. Na sa ating pagdadasal, ito'y lalakipan din natin ng paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Na sa ating pagdadasal, ay dapat tayo din ay magpapasalamat sa Diyos. Hindi lamang hingi ng hingi. Dapat nagpapasalamat din tayo sa Diyos. At panghuli, sa ating dasal, dapat tayo, supplication, doon tayo din hihingi ng biyaya sa Diyos. Bakit kaya may ganitong binigay na pattern sa Jesus sa ating pagdarasal? Sapagkat tandaan po ninyo, hindi lahat ng dasal ay dasal. Hindi lahat ng dasal ay dasal. Baka naliligaw na tayo sa ating pagdadasal. Kaya dapat tayo maging maingat sa pagdadasal. Anong halimbawa? Di ho baga, pag tayo po ay merong kagalit, hindi man kaimikan, kuminsan, nababanggit natin na, Lord, sana yung aking kagalit na yon ay matumba o di kay madapa. Hindi lahat ng dasal ay dasal. Lord, sana yung aking kaawin na yon ay hindi binasin, bahala sa buhay niya. Hindi lahat ng dasal ay dasal. Sana tayo ay maging maingat. Muli nating balikan yung dasal na Ama namin upang maigiya tayo sa tamang dasal. At mga minamahal na kapatid, kuminsan ang ating dasal ay lip service lamang. Dahil kuminsan kapag memorize na natin, ay di ibubukan na laan ang bibig. Lip service. Ang dasal ay pinagninilay-nilayan. At ang dasal ay nagmumula sa puso. Kaya kuminsan mga minamahal na kapatid, siguro sa ating kaabalahan, siguro sa dami natin ng mga bagay na dapat gawin, kuminsan nakakalimutan nating magdasal. Pero maganda, sangpaalaala, na dapat kung kailan tayo abalang-abala at marami tayong gagawin, dapat tayo muna ay magdasal para humingi ng biyaya sa Diyos. Alam po ninyo mga minamahal na mga kapatid, dito po tuwing alas 8 ng gabi,
ay meron po ditong regular holy hour. Nakatuwa po, sapagkat lahat po ng inyong dasal, requests na inihuhulog dyan sa ating mga donation boxes, dun ho namin ipinagdadasal. Sa harap ng Diyos, sa banal na Santisimo. At tuwing holy hour din po, doon din ho namin binabanggit yung mga answered prayers ng mga tao na pupunta dito na nagpapasalamat sa Diyos sa tulong ng pananalangin ni Santo Padre Pio. Napakadami ng dasal, inihingi ng tao na natupad sa lugar na ito. Kaya nga mga minamahal mga kapatid, balikan natin yung ating prayer life. Kamusta naman po ang inyong pagdadasal? Kamusta naman po ang inyong pakikipag-ugnayan sa Diyos? At higit sa lahat, bilang pagmamahal sa kapwa sa ating dasal, huwag din ninyong kakalimutan ipagdasal ang ibang tao. Lalo't higit yung mga taong may mas matindi pang problema at pangangailangan kaysa sa atin. Isang napakagandang apostolado na ipagdasal mo ang ibang tao na hindi mo kaano-ano. Ipagdasal mo yung mga taong may mga sakit ngayon na hindi mo kaano-ano at yung nangangailangan ng biyahe ng Diyos. Huwag na huwag niyo po silang kakalimutan. Sapagkat ang dasal ninyo na may kaakibat na pagdadasal para sa ibang tao ay parang isang halimuyak ng insenso na dumadako pataas patungo sa Diyos. Kaya nga ngayong panahon ng Kwaresma, muli, let us intensify our prayer. Magdasal, magtiwala, at sumampalataya sa Diyos. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihilog na lamang po sa buslo. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, inihain namin ng aming di tinatanggap mula sa iyong kandahang loob sa aming lahat. Ang pagkain at inuming ito ay pakinabangan nawa namin bilang tagapagdulot ng buhay mong walang maliw. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban, nang mga apit duka ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahando ang pagkataong aming maisaloob
ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggantipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay yuminarap at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming arsobispo at tantanang kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling bubuhay, gayon ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinsinisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala. Nakakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigaya po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na galis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kaya lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa'yo lamang mapapa.
Ang sasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At para sa mga pangangailangan ng mga matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa, maraming salamat po. Panihindi ko pa na naligan puso'y di ihilig sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya at kaligtasan. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway aming pakinabangan sa aming pagdiriwang ang pagkahubog ng aming hangarin sa buhay upang mahalin namin ang iyong mga pinahahalagahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petra Elcina, mongheng banal. Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan
sa iyo ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso'y nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong konting oras at pakikisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alala na rin po ng inyong pagdalaw sa pambansang Dambana para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, bilang isa sa mga Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, mga kapiyo, bahagi pa din ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Ang ating lakbay parokya ay gaganapin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang po. Ika-6, ngayon po ay magkakaroon ng gawain ang samahan ng mga Dambana at Basilika ng Pilipinas para sa kanilang taon ng pagsama-sama dahil dito ay pansamantala po tayong walang misa ng 10 ng umaga sa Miyerkules upang bigyan daan ang kanilang mga pagdiriwang. 7, sa darating pong Biyernes ay 23 ng buwan ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ilalabas po natin ngayon ang lahat ng mga religious articles na nais nating pablisan sa mga sandaling ito. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at pagdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nilang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparunong unang-una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparunong unang-una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo at pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.